Magandang umaga mga kasabong. Sabado po ngayon, no? October 21 po ngayon, 2023. So matagal-tagal po tayong hindi nakapag-vlog. Ngayon pong araw ay mag-share po ako ng another history. Saka po kung paano po natin dinevelop yung ating Haskell Hatch. So yung Haskell Hatch po na yan, na-develop po dito sa farm. Marami pong pinagdaanan yan. Basically, siya po ay four-way hatch. So, parang kagaya po ni ibang breeder, kagaya po ni ating Master Lancy, meron po silang six-way. Minsan, meron po silang eight-way. Yung sa atin po ay four-way hatch lang po siya. Okay. So, nagsimula po yung Haskell na yan. Una, nagkaroon po tayo ng bone crusher. Yung bone crusher hatch po natin na yan, yung po ay naka-apat na panalo, imported po siya. Okay, imported, F1 po siya na imported bloodline po siya, sarado imported. Okay, yung pong bone crusher hatch ko na yan, magme-mention po tayo ng maraming pangalan ngayon para po makapagpatunay sa ating mga data, no? Okay, yung pong ating bone crusher na yan, nanggaling po yan sa isang kaibigan na binigay po ng theory niya na si Congressman Kulit Alcala. So, dito po yan sa Quezon. So si Congressman Kulit po ay dati isa po sa mga pinakamaraming entry yan sa World Slasher tsaka sa Resort World. Okay. Tapos yung pong pamangkin niya, magsasabong din po yan at yan po yung kaibigan ko, si Kenneth. So ngayon po, napasok na rin sa politiko. Hopefully, sabang successful din siya. Sa mga kaibigan po natin yan. So yung pong balik po tayo sa manok. Yung pong bone crusher na yon nakapat po na panalo sa akin. Tapos po, hindi ko po iniwan yan. Talagang dinevelop ko po. Actually, binred ko po ng binred. Nagkaroon po tayo ng inbreeding. Nagkaroon tayo ng two-way cross. Nagkaroon tayo ng line breeding. Maganyan po ang ginawa ko sa bone crusher na yan para ma-maintain po yung linyada niya. No? Sumunod po, nagkaroon po tayo ng hatch na tinawag kong Tyson line. Okay, yung Tyson line po na yon pinangalan po actually nung isang naging handler ko yon kasi ang manok po namin na si Tyson ay medyo mababa po siya na muscle po ang katawan, purong muscle. Tapos yung pong Tyson natin brood ka na yon, si Tyson ay naging tatlong panalo po, nakatatlong panalo po siya. Tapos po tinrace ko po kung kanino pong linyada nang galing yon kasi yung pong manok na yon nang galing po sa aking Kuya Pidyo. Pidyo Perez. Si Pidyo po ay ang pinaka-handler, pinaka-magaling na handler ng ating LDB o ng ating boss, bossing si Caloding, kung galing, no? So si Caloding po, dati isa rin po yan sa mga pinaka-representative po ng case ng Candelaria po yan. Dati kapag ka po may labanan sa World Slasher, kapag ka po may labanan sa Resorts World, yan po ang pinaka kumbaga sa nangunguna sa lagi pong may entry. Sa dami-dami din po talaga naging trophy niya. Tapos siyempre sila po may pinakamagaling dito sa atin. Magpalaban ng mga manok no, sa ating area sa Candelaria. So bossing ko po 'yan. Napakabait po dito niya sa buong Quezon. So si Calo din po 'yan. Yung si Kuya Pidyo naman po, matali kong kaibigan din. Ayan. So, si Kuya Pidyo, nabigyan po ako niyan. Tapos, yung matrace ko po yung Tyson line na yan, which is, ano po siya, pula, green leg, straight comb. Yan po si Tyson eh. Na-trace ko po yan, yung po yung nanggaling ng Davao. Nanggaling po sa isang kaibigan din na Chinese. Na nakuhanan nila ng manok. Kasi yung time na sila po kasi namimili din ng napakaraming manok noon. Bili kong saan-saan, tapos ginagamit po sa mga event, sa mga kung saan-saan event, no? So natukoy ko po, nanggaling din po siya sa Davao. So Mel Sims hatch po siya. So si Tyson po ay isang Mel Sims hatch. So dalawang bloodline na po yan. So si Tyson po, nakatatlong panalo din po sa amin yan. Tapos marami rin pong nakakuha. Marami rin po nakapag-breed sa akin yan, nakakuha at nagpanalo. So naging successful din po ang ano niya, yung mga naging linyada niya. So tapos po, nag-import po tayo ng, yung ikatlo po, nag-import po tayo ng Bruce Barnett Gilmore. Yung pong Bruce Barnett Gilmore, nakatatlong panalo din po yon. Yung po ay sarili pong import namin. Isang beses po siya nanalo sa Resorts World, isang beses po siya sa Pasay, at isang beses po siya sa Makati. Hindi pa po tayo pandemic noon. So nakatatlo po yan. Yung pong ika-apat niya, hindi po siya nagpalaglag, tumabla po siya.
So, yun po yung pinakalas na medyo may dad na po siya, no, nilaban ni inano ko pa rin, at sinubukan ko pa rin talaga. Hindi po siya nagpaiwan. So, tatlo na po yan. So, yung pong Gilmore natin na yun, marami rin pong nakabili niyan. Marami rin pong nakabreed sa, nakakuha ng pambreeding sa akin yan. So, naging maganda din pong performance niya kasi puro mga multiple winner po yung mga genes na mga broodcock na ito, no? Tapos po, ang pinaka dugo po talaga nitong Haskell natin na ito na matagal kong dinevelop. Ang matagal kong dinidevelop na hatch bago ko siya nagamit ay yung na-import po natin na Travis Clark na Billy Ruble hatch. Opo, ayan. Nung time po na, kung alam, kung natatandaan nyo po, si Sunny Laguna ay sumikat dati nun kay Travis Clark. Sa nakuha niya kay Travis Clark, tapos na-infuse niya po sa John Bishop niya na nagpanalo. Yung po time na yon, I think, apat na taon po na mamayagpag si Sunny Laguna noon. Gawa po nung John Bishop na yon over Travis Clark na Kelso. So, nung pong second year, nung unang taon pa lang, sumikat na po sa, yung second year po, kung di ako magkamali, yung ikalawang taon po, ay nag-US tour po sila Sir Joey C. at Kuya Eddie Boy Ochoa. So, through the help of Sir Joey C., nakapag-import po kong dalawa galing kay Travis Clark ng isang Billy Ruble hat at isa din pong Kelso. Ayan, hindi ko po muna sasabihin kung anong bloodline po ng Kelso na ito na nanggagaling kay Travis Clark na ginagamit din po namin. So, alam nyo na po siguro kung saan ko inimpis yung Kelso. Mayroon ginaya po natin, meron po tayong ginaya na nagpanalo. Kaya po ngayon, up to now, yung John Bishop po ay isa din sa mga pinaka, hindi po talaga basta-basta o hindi po talaga basta mawawala. So, sa susunod na vlog po natin, i-share ko po yung sa ibang sa Kelso naman, no? So, dito po muna tayo sa Kelso. So, yung pong, basically po, yung pinadala po sa atin ni Travis Clark, yung Billy Ruble. Kasi umorder po ako sa kanila, it's pure. So, pagka po hindi kayo sanay, ang pure po talaga, pag nag-import po kayo sa mga Amerikano, talaga pong medyo may kaiksi yan po. Lalo na pag in-order nyo po yung pure na ganyan. So, sa madaling salita, through the help of my friend and mentor, Sir Joey C., meron pong dalawang imported na manok na galing kay Travis Clark na nagamit ko. At yun nga po, ang isa, yung Billy Ruble. Yung pong Billy Ruble, ang katangian po nun is pure power. Siya po ang may 1,000% power talaga. All power talaga. Dikit na dikit, pure power. Yung po ang isang napaka-importanteng bagay sa isang hatch na pinuha ko po sa Billy Ruble na yun, na nanggaling po kay Travis. Ngayon, sabi ko nga po, hindi po naging ganun kadali ang proseso. Kasi po, yung dumating po sa akin ay maiksi po talaga. Sure, talaga pong napaiksi po ng banya at na medyo mababa po. Gawa po nung yung po ay pure na pure po. Right, no? So, through the years, hanggang sa makakuha po ko ng face, din ng perfect na specimen, saka ko lang po na-infuse sa mga hatch namin. So, yung pong hatch natin na ito, nagkaroon po tayo ng destroyer, which is on, I think, nung 2020 hanggang 2021. Nagpanalo din po yan, yung po yung mga three-way pa. Ng mga hatches noon, mga three-way cross pa sila. Marami po nakakuha sa akin ng mga destroyer. Hanggang sa ma-develop ko po itong four-way na sabi ko, ito na yung kahuli-huli ang ano namin sa hatches. Kasi nakuha ko na po yung gusto ko, yung gustong kompletong laro na hinahanap ko para sa isang hatch. So, yung pong Haskell na yon, pagtanong nila kung bakit po naging Haskell. So, wala namang pong Haskell. So, yung Haskell po talaga, kinuha ko po yan sa pangalan ng isang city sa Oklahoma, which is Haskell City, Oklahoma. Okay, sa Haskell City po, sa Oklahoma, dyan po may pinakamaraming breeder ng hatch. So, doon ko po kinuha yung pangalan na Haskell. So, kaya ko po, nung pong maano ko po yun, kasi po alam nyo, big fan po ako ni ano eh. Big fan po ako ni David Graves. O David Radcliffe. Ngayon, nung natanong ko, yung linyada po ng bone crusher na nauna, yung po ay rat grips po yun. Haskell City, Haskell
Haskell Hatch po yun. Haskell Hatch Village po yun. Na Hatch Village Farm po yun ni David Graves nang galing. Tapos, yun naman pong Gilmore natin, yung Bruce Barnett Gilmore, yung po ay sariling import po natin na nakatatlong panalo po yung Gilmore na yun. Yung po, alam nyo po, yung Bruce Barnett Gilmore, isa po sa pinaka-rare na Gilmore na pwede nyo ma-acquire talaga. Kasi, pag sinabi pong Bruce Barnett, sweater po talagang papasok sa isipan ng mga tao. Kasi, hindi po siya sumigat sa Gilmore o sa Hatch si Bruce, no? Pero alam niyo po, meron akong isang kaibigan na nagkaroon din po ng Bruce Barnett Gilmore na matagal kong kaibigan at taga-Bacolod po siya. Nalaman ko po ito kasi nung time po na binibreed ko yung Gilmore ko na yon, nalaman ko na meron din siya kasi napagkwentuhan namin kasi sabay kami nag-expo. Alam niyo po kung sinong kaisa isang taong nakilala kong meron din na Bruce Barnett Gilmore. Alam mo, baka po meron naman dyan na maraming meron din. Pero sa sabi ko nga po, isa lang po kasi yung nakilala kong tao na nagkaroon din nito noong time na binibreed ko yung aking three-time Gilmore, no? Yan po si Saagundo ng Bacolod. Si Bacolod Eagle Game Farm. Kung hindi ako magkamali, yung farm niya is Bacolod Eagle Game Farm ng Bacolod. Si Saagundo po, kilala po ako niyan. Hindi ko, ano yan, hindi ko magkakamali. Magtanong ko sa inya, hindi ko alam kung yung kanya ay dinevelop po niya, yung Bruce Barnett Gilmore niya. Kasi nung time po na nagpapanalo po yung mga Gilmore ko na yan, meron po siya. Ayan po ay nalaman ko dahil yung nga po ay kasabay ko nag-e-export sa kaibigan ko. Kaibigan to na po yan sa Bacolod, no? Yan. Yan lang po ang isang, kahit sa isang taong nalaman kong meron din yan. So, sabi ko nga po, itong aking sikat na Haskell Hatch ngayon na napakagaling po kasi itong 2023 po, dinala ko po sila sa Manila Arena. Dinala ko po sila sa Pasay, walang laglag. Wala po talagang laglag. Tapos, dinala ko po yan sa area ng mga Batanggenyo, dito sa San Juan, nasubukan po dito po sa amin, sa LDB. Wala pong laglag. Although, sabi ko nga po, hindi po lang parami at naubos kagad. Ibig sabihin, wala akong halos natira. Sa dami po lang nakakuha din yan at nag-breed na ngayon kasi marami pong kumuha yan. So, maraming salamat po sa mga nag-acquire at yan po, lahat po ng kapatid ay naipanalo po namin. So, sabi ko nga po, yan po ang mga linyadang pinagmula ng aking Haskell Hat. Isa pong Rat Graves na bone crusher na nakapat na panalo. Tapos, isa pong Tyson Line na recently na pagalaman ko, yung po ay Mel Sims Hatch. Tapos, yung in-import ko pong Bruce Barnett Gilmore, at saka po yung kahuli-hulihan po na Travis Clark na Billy Ruble Hatch. So, dalawa pong local, saka po dalawang imported. Yung pong dalawang local, kasi dito na po binred yun, F1 na po yun. So, pwede hindi na po pwede sabihin imported yun. Kahit po sabihin yung F1 siya ng imported, ay local na rin siya kasi dito na rin po yan. Ano? So, consider na po na local yun. So, yung sa mga hatches po na yun, sa nabanggit kong hatches na yun, isa na lang po doon sa apat na yon ang mini-maintain ko na hindi ko tinanggal sila as pure. Yung po yung sa bone crusher ko. Kasi yung bone crusher hatch po namin na yon, hatch po siya pero ang pinaka-estilo po niya ipang ibabaw. Ang lakas po nila sa taas. So, malalaking manok po yon, talagang malalaking manok po. Yung original po namin na pagkak na yon, na nakapat, is malaki talagang manok. Ang laking katawan, ang paa, ang tatabaho ng paa, hindi po pencil fit, hindi po typical fit, tapos malaking ulo po siya. So, tapos po, yung iba naman po, kagaya nung yung Gilmore, tsaka yung Tyson Line, yun din po yun, yung typical na itsura nila, hindi sila nabago. Sabi ko lang po, yung sa Billy Ruble talagang napaka-iksi po nung dumating sa amin. Kaya po, natagalan ako sa pag-develop nung kasi, ganun po talaga. Hindi po makukuha ng bilisan ng ano ang pagkuha ng isang magandang specimen sa mga inbred na manok, no? So yun po yung ano, tapos po na-mention ko na po yung mga tao na parang pinasasalamatan ko kasi sila din po yung nakapagbigay sa akin ng mga linyata na ito na sa madaling salita na naging maayos pong record kahit pa nung hindi ko pa ginagawa yung Haskell, hindi ko pa nabubuo yung
yung destroyer hatch namin, bago naging hatch, kaya sila po yung nagpapanalo na. So, hanggang sa ma-develop ko po, kasi dito sa farm, ganito naman po ako dito. Kung meron po akong may de-develop talagang napakagaling, saka ako po bibigyan ng isang pangalan na kanya. Kasi, hindi na po, isang ano na po siya. Kung baga sa ano, ginawa mo yung linyada na ito, pwede mong gawing strain na. Pwede mong gawing, ipangalan mo na kung ano yung pangalan. What can you do? Siyempre, i-develop mo, tsaka ano mo, isarado mo na yung linyada. So, yun po ang pinakaano ng haskell natin. Sana, mapagdating po ng araw, yung mga nakakuha sa amin, continuously, magtanong lang kayo sa akin, nilipas ang 2 taon o 3 taon, kailangan nyo magsariwa. Magtanong lang kayo sa akin kung anong magandang gawin, kung anong magandang, hindi ko naman po kayo iiwanan, lalo na po yung mga kalit. Kahit po busy ako, paminsan-minsan po, na babasa ko po lahat ng mga mensahe naman. At sinisikap po pong masagot lahat ng mga inquiry ng mga nakapalo sa akin, saka po yung story na. So maraming salamat po. Sa susunod po, ayan ha, binigyan ko na po kayo ng content tips na yung pong na-import namin na yon na galing kay Travis Clark, kay dalawang piraso. So yung kelso, siguro inisip nyo kung anong klaseng kelso yon, pero babanggitin ko po sa susunod na vlog natin. Hindi po ako masyadong nakakapagano ngayon kasi alam nyo po, may parating po akong interview sa TV. So, abang-abangan nyo po, ito pong November na ito. Baka po doon ko po i-share yung ibang linyada natin dito, kung paano ko sila dinidevelop, kung paano ko sila napapagalaw ng ganung pagaganda, ang mga bloodlines, kung saan po sila na magandang mini-mating. Yes sir, mga simple po, pero i-share po natin sa TV, no? Iintay-iintay na lang po natin yung time, yung araw na darating po dito. Yung naka-schedule na po eh. Kaya baka po kasi sa mag-vlog ako na mag-vlog, wala na po tayong mapapanood sa TV. Wala na po tayong mapapanood sa TV. So, yung iba po, i-share ko na po sa TV. Abang-abangan nyo lang po. Sana po yung mga bagong nakakapanood sa aking YouTube channel, Mike Mendoza TV, sana makapag-subscribe din po kayo. Hopefully po, lagi naman po sa nakakapigay ng content tips kahit may matutunan lang po tayong konti. At least nakapag-share po tayo. Maraming salamat po. Sa susunod po, abangan-abangan nyo po.